ang susunod na content ay hindi sponsored. Maaring binili ko to dahil trending, lalang magawa at nag-online shopping. Kilala, sobrang affordable. Honestly, maganda o medyo pangit at daming gumagamit. Patnubay sa bulsa at paggamit sa online shopping ang kinakailangan. Ayan, nakikita nyo ba medyo fresh-fresh na si Sir Lawrence? Ang kinis! Hi mga kamukha! Hi mga kamukha! Welcome back nga po dito sa ating channel. And for today's video ay talaga naman na request nyo po ito. Sasabihin ko sa inyo ang ating skincare routine or ang morning and evening skincare routine po ni Sir Lawrence. And kung mapapansin nyo nga po, ayan may pimple po dito Sir Lawrence. Kasi tayo po ay nagpa-hycothread ayan sa ating nose at nagpa-filler na mapapanood nyo po yan sa mga susunod na araw. Dahil nga po tayo nagpa-hycothread at saka nagpa-filler ay medyo nga nag-breakout tayo kasi hindi tayo makapag-skincare routine ng maayos. Pero eto ngayon, dahil okay-okay na po ang itsura ni Sir Lawrence at okay-okay na po ang ating hycothread at ayan sa ating nose, ay pwede na po akong mag-skincare routine at i-share ko na po yan sa inyo ngayon. Tapos na nga po ako mag-wash ng aking face at ang ginagamit ko ay yung favorite ko na SCT na Gluta Ultra Kojic Soap or kung ano man yun. Hindi ko na talaga siya matandaan kasi medyo mahaba yung pangalan niya. Pero kung gusto nyo pong malaman, may review po tayo niya. Nakalink po yan sa description box sa baba. After ko nga po mag-wash ng face ay dahil medyo dry eyes po si Sir Lawrence ay nagda-drops po ako lagi. At ang ginagamit ko po ay itong sa Roto, yung Japanese na eye drops. Roto Japanese eye drops. Kung gusto nyo pong bumili, meron po niya sa description box sa baba. Pero always ask our doctor po ha. Always ask our ophthalmologist before po tayong gumamit. Pero ito talaga, sobrang sarap niya sa eyes. Pero inask ko pa rin syempre yung aking ophthalmologist. And pumayag naman po siya. Magda-drop lang tayo sa both eyes natin. Sabi mo mahal mo ako. Hindi mo naman pala ako mahal. Sabi mo mahal mo ako. Char! May paiyak po si Sir Lawrence na nagaganap. Ngayon naman ay magto-toner si Sir Lawrence. Ang ginagamit ko ay of course ito ring favorite ko na Rick's Skin Serenity na Poreless Toner. Ayan po siya. Meron tayong review nito na sa description box sa baba. Ayan kung gusto nyo mapanood. Again, sa mga toner, gusto ko talaga yung nilalagay sa cotton. Ayoko yung medyo umuuso ngayon na yung parang nilalagay lang sa fingertips tapos after nun ay pinapahid sa face. Bakit mas gusto ko yung talagang nilalagay sa cotton? Kasi may mga dirt kasi na hindi pa rin natatanggal na nagki-cleanse lang tayo. So, mas gusto ko talaga kapag gumagamit nito kasi nakikita ko talaga na mas lalong kini-cleanse pa ng toner. So, nagdodoble yung paglilinis sa aking face, which is sa tingin ko talaga after ko mag-toner ay mas lalong nagiging fresh at mas lalong nalilinis yung aking face. So, ayan. Kukuha lang tayo ng kaunti. Tapos, tsaka natin siya ipapahid sa ating face. Huwag naman tayo masyadong harsh sa ating skin at ganun talaga yung paglilinis. So, medyo gentle-gentle lang po. Uy, pero in reality, diba, harsh talaga tayo mag-ganyan sa face. Bahala na. After ko nga pong mag-toner, ang next step ni Sir Lawrence ay nagseserum po ako. Kung medyo marami pong pimple si Sir Lawrence, ayan, ang ginagamit ko po ay nag-rosehip oil po ako. Meron tayong review nito. At kung gusto nyo malaman kung saan ko nabili, lahat po yan nasa description box sa baba. Yes, mahilig po si Sir Lawrence maglagay talaga sa description box sa baba. So, nag-rosehip oil po ako. 1 drop nito plus 1 drop din po nitong Nukes or Nyx na grapefruit. Ayan, so ayan siya. Nilalagay ko rin po yan. Pinagahalo po silang dalawa. Pero since medyo okay-okay naman po yung aking skin at talaga namang in love po ako dito, alam kong pang gabi ito pero ginagamit ko rin siya pang umaga. Ito yung favorite ko na bago na Estee Lauder na Advanced Night Repair. Ayan. So ang ganda talaga nito mga kamukha. So kung hindi nyo pa yan natatry, dapat itry nyo talaga to. Meron po ako nitong review nasa description box sa baba. Yes, paulit-ulit po yan. At kung gusto nyo rin po bumili, nasa description box po lahat. Ang maganda dito ay may lactobacillus siya. Ayan, may mga ferment siya na talaga naman kung ayaw nyo gumamit ng mga rejuvenating set. Kasi hindi ko po talaga ina-advocate na gumamit tayo ng rejuvenating set dahil nakakasira siya ng face. Ayan. Yun po ha.
Pero sa akin lang po yun, kaya hindi ko talaga siya nire-recommend kasi medyo kailangan talagang alagaan yung ating skin kapag nagre-rejuvenating set. So, hindi ko po talaga siya nire-recommend. Kaya, yung may mga alternative naman po tayo. Katulad po nito, na kusa niya na ini-exfoliate, pero micro-peeling po siya, ayan, at kusa pong nag-aayos yung ating face or yung ating skin. Ang gagawin ko lang dito ay nag-a-apply lang ako ng 1 to 2 drops, pero usually 1 drop lang. Then, yun na, for the face na po yan. Ayan. Ayan, nakikita nyo ba medyo fresh-fresh na si Sir Lawrence? Ang kinis! So, next step naman po natin ay para sa ating lips, para hindi tayo mag-dry or hindi mag-chop yung ating lips. Kapag morning po, ang ginagamit ko po ay itong MAC na Hint of Color na lip oil. Ayan po siya. Meron din po ako ditong review kung gusto nyong makita. Nasa description box sa baba. Ayan. Tapos sa gabi naman po, ang ginagamit ko ay itong sa Burt's Bees. Ayan. Para makapagpahinga naman po yung ating lips ng maayos. Pero ngayon ang gagamitin ko ay itong sa MAC. So, konti lang ang ginagamit ko kasi okay naman na. Naka-lip tattoo po tayo. Kung gusto nyo mapanood yung experience kong yan, nakalink sa description box sa baba. Ang dami nyo nang papanoorin. Yes, kaya po, talagang ang dami rin nagsasabi sa akin na Sir Lawrence, nagbi-binge watch po talaga ako ng mga videos nyo. Yes, mag-binge watch po kayo. Ayan, kasi marami naman kayo matututunan dito po sa ating channel. Basically, mga kamukha, ganun lang po yung ginagawa ko na skincare routine ngayon. Kung mapapansin nyo, medyo simple lang siya, pero maganda naman at nagiging okay yung aking skin. And aside from yung panglabas nga po and skincare routine, ay kailangan din po natin nagtitake ng mga supplements. Especially po ako na may mga, ano po tayo dito, may mga nilagay po tayo na filler at may nilagay po tayo na hyacotread. Ibig sabihin, kailangan po talaga natin uminom or magtake ng collagen lalo para mas gumanda po yung ating skin at mas maganda yung kapit niya at mas tumagal. So, ang ginagamit ko po dyan, itong favorite ko na ang dami pong bumili sa inyo na nakakatuwa po, na lagi nyo sinasabi, bumili po ako nito dahil kay Sir Lawrence. Ayan, ilagay nyo po sa baba kapag na-boodlol kayo. Ayan. Ilagay nyo lang po sa baba mga glutang ina nyo. Ang glutang ina nyo talaga. Kung na-boodlol din po kayo ni Sir Lawrence. Ito na nga po yung pinag-uusapan natin, yung sa Wellspring Life Sciences na collagen gummy. Ayan, nagtitake po ako nyan every morning. Ayan, isa sa morning tapos isa sa afternoon nito. Then after nyan ay, ayan po, nagpa-placenta max whitening po si Sir Lawrence. May ano rin po tayo nito ha, meron po tayo na review na kung gusto nyo po makita, nasa description box sa baba. Actually, nag-move forward na po ako sa isa pa nating product pero hindi ko pa po sa inyo mapakita dahil nga po nire-review pa po siya ni Sir Lawrence. Pero basically yun nga po, nagko-collagen po si Sir Lawrence. Then pag nagre-review tayo ng glutathione, ay ayun, gumagamit po si Sir Lawrence ng glutathione. For my lotion pa lang ginagamit ko ngayon ay itong favorite ko na The Body Shop na Satsuma Energizing Gel Lotion. Hindi po ito nakakapute ah, mga kamukha, again, hindi po siya nakakapute pero gusto ko kasi yung scent niya. Mahilig nga po kasi ako sa citrus scent. Therefore, ito po yung mga ginagamit ni Sir Lawrence. So, nagpa-pump lang po ako. Then, yun na po, for whole body na po yan ni Sir Lawrence. Ang bango, nakaka-energize talaga siya mga kamukha. Parang ready na mag-work si Sir Lawrence sa araw na ito. Ang mga there you have it mga kamukha, may natutunan na naman ba kayo dito sa ating channel? Aba, ilike nyo na itong video na to, mag-comment na rin kayo sa baba kung ano pang gusto nyo makita or i-review natin dito sa ating channel. I-share nyo na ito sa inyong friends, family, loved ones at iba pa natin mga kamukha. Pero wag na wag yung kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Until our next vid po! Ang haba, Godspeed!